Matapos ang isla ng Boracay, ilang beach sa Bohol, Palawan at Surigao del Norte, mga beach resort naman sa Bicol Region ang nakitaan din daw ng samot-saring paglabag. Mayigit 100 resort ang hinainan ng Notice of Violation ng Environmental Management Bureau Region 5. Karamihan daw sa mga ito, walang Environmental Compliance Certificate, Discharge Permit at Permit to Operate. Sa kanilang tala, 40 resort sa Camarines Sur ang nabigyan ng warning, 32 sa Albay, 20 sa Sorsogon, 17 naman sa Camarines Norte, habang 9 sa Catanduanes at Masbate. We started issuing notices of violation since last week. So hopefully po ay maanahan natin ito kaagad yung compliances nila. Ang napuno namin, walang mga ECC, nag-ooperate sila ng walang environmental compliance certificate, walang discharge permit, at saka wala rin permit to operate, which is within our mandate as far as RA 8749, yung Clean Air Act po, at saka itong RA 9275, yung Clean Water Act. And at the same time, sa solid waste management din, ini-integrate na natin. So, pinabulaan na naman ng Environmental Management Bureau ng DENR Cordillera ang usap-usapang ipapasara ang Baguio City sa mga turista. Sa rekomendasyon daw kasi ni Tourism Secretary Juan Dateo, dapat siyasatin ang kalidad ng hangin sa lungsod. Pero base sa monthly monitoring ng EMB, good to fair ang marka sa kalidad ng hangin sa City of Pines simula pa noong 2015. Pag good, edi within standard pa tayo. Ano? So wala pa tayong mga illnesses that can be attributed to air pollutants. Pero pag nandun na tayo sa lampas na tayo sa fair na 150, nandun na yung mga magti-trigger ng mga respiratory tract infections. Sa dami ng mga nagpupunta sa Baguio, malaking problema na ang traffic. Pero inaaksyon na naman daw ito ng lokal na pamahalaan. Hinuhuli rin daw ang mga smoke belcher na sasakyan. Lahat naman ng cities suffer, for example, for traffic congestion. They have difficulty with garbage. But we are handling it. The important thing is that it is well managed. Bernadette Reyes, GMA News.